Love story ni na Vice Gov EJ Falcon at Jana Rojas at kanilang engagement proposal story. Pinatunayan nga ng actor-turned-politician na si EJ Falcon ang kanyang pagmamahal sa babaeng nakasama niya sa buhay sa loob ng 6 na taon. Double celebration kung tutuusin ang naganap na pagsalubong ng kaarawan ng dating aktres na si Jana Rojas nang sorpresahin ito ng kasintahan at maghayag ng walang hanggan nitong pagmamahal sa kanya. Hindi nga inaasahan ang gagawing proposal ni EJ dahil nakaplano pala ito na mangyari sa mismong araw ng kanyang birthday noong August 22 pagkatapos ng flag ceremony sa provincial capital ng Oriental Mindoro kung saan nagsisilbing vice-gobernador ang aktor. Hindi na rin pala kasi nakapaghintay si EJ na ibigay ang singsing sa kasintahan kaya naman sa bisperas na lamang ng kanyang kaarawan niya ito ginawa. Makikitang dinaluhan ng kani-kanilang pamilya, mga malalapit na kaibigan, kasama pa si Governor Bonds Dolor at ang sangguniang panlalawigan ng Oriental Mindoro ang party ni Jana. Bago sinimula ni EJ ang paghingi ng kamay ng girlfriend, nagkwento muna ito tungkol sa pinagsamahan nila ni Jana sa kanilang relasyon maging ang hirap na kailangan nilang harapin. Aniya, napatunayan ko talaga sa loob ng 6 na taon, pinakita niya sa akin ang totoong pagmamahal. Pinakita niya sa akin lahat ng suporta. Tinanggap niya kung ano ako. Tinanggap niya ako ng buong buo. Itong pagpasok ko sa politika po sa totoo lamang, talagang napakahirap para sa kanya. Kasi nung ako'y artista, sabi niya sa akin, hindi maiwasan yun na pinag-uusapan namin ang buhay, yung future. Pero dahil ang priority ko ng mga panahon na yon ay career ko sa showbiz, tapos pumasok ako sa politika. Siyempre, hindi naman maiwasan na maisip niya na bagong chapter na naman ito ng buhay ko, bagong career. Dahil sigurado na si EJ sa kanyang nararamdaman at desidido na itong magkaroon ng pamilya, dito na niya inumpisahan ang pagtatanong kay Jana. Pero ngayon baby, sa harap ng ating pamilya, pamilya mo, mga magulang ko, at sa lahat ng naririto, gusto ko sabihin kung gaano kita kamahal. Alam ko birthday mo ngayon, pero naman, ibigay mo naman sa akin ang pagkakataon na ito na ako naman ang may hihilingin. Gusto kitang makasama habang buhay. Will you marry me? Nang ilabas ni EJ ang singsing at lumuhod sa harapan ng girlfriend, dito na nagsimulang tumulo ang mga luha sa mata ni Jana. Agad naman itong sumagot ng yes. Kaya naman ikinatuwa ito ng mga bisita dahil hindi lamang birthday ang kanilang dinaluhan kundi isang engagement party na rin. Aminado si EJ na noong siya ay bata pa, maraming bagay ang gumugulo sa kanyang isipan. Isa na rito ang pagnanais na makilala niya ang kanyang tunay na ama. Matatandaan na may 5 taon na rin ang nakararaan nang magpahayag ang aktor na handa na itong makilala ang lalaking naging parte rin ng kanyang buhay. Nag-alangan noon si EJ na hanapin ang kanyang ama dahil ayaw nitong masaktan ang damdamin ng kanyang foster father. Wala pa mang magandang balita sa kanyang paghahanap, ngunit nakilala na niya ang mga taong makakatulong sa kanya upang matunto nila ang kanyang ama na isang Pranses. Naging karamay naman niya rito ang girlfriend na si Jana dahil halos pareho lang sila ng istorya. Sa Tarlac isinilang si Jana at doon naman ay nagkahiwalay ang kanyang mga magulang. Iniwan siya ng kanyang ama habang ang kanyang ina ay umalis at nag-asawang muli. Kaya naman ang tumayong mga magulang ni Jana ay ang kanyang lola. Pero iniwan man ito noong siya ay kasisilang pa lamang, ngayon naman ay nakakausap na ni Jana ang ama na nasa Amerika. Dahil hindi maramdaman ni EJ na siya ay buo dahil hindi pa nakikilala ang kanyang ama, dumating din siya sa punto na sa nakaraan niyang relasyon, nagawa na rin niya ang makapag-ghosting. Pero hindi na ito naulit pa nang makilala niya si Jana. Una silang nagkita at nagkakilala noong dumalo ang aktor sa isang housewarming party sa Pansol, Laguna, na pag-aari naman ni Jana. At doon na nga nagsimula ang pagkakaroon nila ng magandang relasyon at pagtitinginan sa isa't isa. Naging mystery girl pa nga si Jana sa social media ni EJ noong 2016
nang mag-post lamang ito ng letrato na may ka-holding hands na isang babae at nakalagay ang caption na finally na may kasamang heart emoji. Kuha ang letrato sa isang kalsada sa Japan kung saan nagbakasyon si EJ kasama ang iba pang mga kaibigan. Pero ang pagiging curious ng mga netizens noon ay hindi na pinatagal pa ng aktor dahil nag-face reveal din ito. Doon na nga nakilala ang maswerteng babae na nagpatibok sa kanyang puso. At ito nga ay si Jana Rojas. Sa unang beses naman na mag-celebrate sila ng kaarawan ni EJ noong 27 ito, isang madamdaming mensahe ang isinulat ni Jana sa kanyang social media. "We started as perfect strangers to best of friends. I never thought that we would be this close because we are totally different from each other. As time passes by, we bond and share every day with so much joy and happiness together with our close friends whom we considered as our family. EJ, you deserve everything. You deserve the most beautiful and purest love in this world. You made me believe that I am worthy to be loved. You gave me light in my dim world. Now everything shines because of you. Maybe home is nothing but two arms holding you tight when you're at your worst. If I had to live my life again, I'd find you sooner. You are worth it. Happiest birthday to my best friend and my baby. Your heart is too beautiful for this world. I love you." Hindi naman nagpahuli ang aktor at nagparating din ito ng kanyang pasasalamat sa girlfriend. "One of the greatest and most amazing blessings I received this year is this woman right here. Thank you for loving me and syempre, thanks sa celebration na hinanda mo for me. You made my 27th birthday extra special." Sa pagdating ni Jana sa buhay ni EJ, nawala ang pagiging pilyo nito. Pagdating sa mga relasyon, dahil sigurado na siya noon na sa kasalan mapupunta ang relasyon nito sa Starstruck alumna. Kaya naman sinabi nito sa isang panayam noon na malaking parte ng pagbabago sa buhay niya ang girlfriend, maging sa lahat ng aspeto nito, ay palaging nasa tabi niya si Jana at hindi siya nito iniwan kahit kailan. "Maraming nabago sa buhay ko. Masasabi ko na yung maturity ko sa napakaraming bagay. Sa mga decision making, malaking part siya noon. Kapag malungkot ako, andyan din siya para palakasin ang loob ko." Sa pagdiriwang naman ito ng kaarawan noong 2020, sa gitna ng pandemya, hindi na rin natuloy ang plano nilang magpunta sa Amerika. Pero isang mensahe naman ang kanyang ipinaabot sa babaeng naging sandalan niya. "Palagi ko ipagpapasalamat dahil dumating ka sa buhay ko. Maraming salamat sa lahat. Napakabuti ng puso mo, kaya madami ang nagmamahal sa'yo. Napakaswerte ng mga taong mahal mo. Napakaswerte namin, lalong-lalo na ako. Dahil grabing magmahal ang isang tulad mo. Happy birthday, baby. Love you so much. Ang wish ko, sana wag siyang magbabago. Alam ko palagi niyang iniisip ang magpapasaya sa mga mahal niya sa buhay. And syempre, good health din sa kanya at sa lahat ng mahal niya sa buhay." Madadama sa mga salitang nabitiwan ni EJ ang tunay na pagmamahal sa kasintahan, kaya naman marami ang natuwa sa takbo ng kanilang relasyon na kahit nasa mundo sila ng showbiz, napanatili nilang maging privado ang kanilang love life. Masaya nga si EJ dahil matutupad na ang matagal nitong pangarap na pakasalan ang girlfriend. Sa kanyang social media post, ipinakita nito ang letrato nilang dalawa matapos na ma-engage at naglagay ng ilang linya mula sa kantang "Everyday I Love You" ng Boyzone bilang caption. "If I asked, would you say yes? Together we are the very best. I know that I am truly blessed. Everyday I love you." At sa bandang huli ay ipinarating nito ang kagalakan ng tanggapin ni Jana ang alok nitong kasal at maging future Mrs. Falcon. "Excited and looking forward sa next chapters ng buhay natin together, baby. Mahal na mahal kita. Happy birthday, my future wife." Tila itinadhana silang dalawa para makasama ang isa't isa habang buhay. Magkaiba man ang pinanggalingang reality TV search competition, si Jana ay mula sa Starstruck Season 3 noong 2005 at si EJ naman ay itinanghal na big winner ng Pinoy Big Brother Teen Edition Plus noong 2008
halos pareho naman ang kanilang naging kwento sa buhay na may kinalaman sa kanilang mga ama. Galing man sa mahirap na buhay, pareho naman nilang napagtagumpayan na makaahon at makamit ang minimiting tagumpay. At sa bagong karera ni EJ bilang public servant, alam nito na kahit mahirap ang pinasok na trabaho, nariyan lamang sa kanyang tabi ang nag-iisang babae na simula noon ay patuloy na ang ipinapakitang suporta sa kanya. Mga ka-showbiz peeps, gusto na...